Hi guys, welcome back to my channel. Sa video ito guys, pag-uusapan natin ang tungkol dito sa dalawang klase ng gasa tape at saka paper tape. Ang kadalasan namin ginagamit guys ay itong gasa tape. Subok na subok na namin to, kabisado na namin kung paano siya diskartehan. Pero itong paper tape, medyo nagkakaroon kami ng konting problema dito. Yun, nahihirapan yung mga pintor natin. Kaya tinanong ko sila kung ano ba yung mas matibay sa kanila. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon, kung alin ba sa dalawa yung mas komportabling gamitin. Yung paper tape ba o yung gasa tape? Uumpisa na natin yan guys pagkatapos ng intro. Okay guys, ito guys, gasa tape. Paring ano, para saan ba to? Gasa tape natin ay guys, mga ano yan, pwede siya sa indoor, sa exterior, outdoor poles. Mas matibay siya kaysa sa isang joint tape na pinakita natin kanina, para sulido ang lahat ng gagawin natin. Okay, ito namang paper tape. Paper tape yan, pang ano lang yan, pang loob lang yan. Kailangan muna siya basahin maayos para tumigil siya ng maayos, para hindi lumobo. Pag nagkamali ka ng lagay, maaaring magkasira-sirang yung trabaho. Ito, ano bang advantage dito kaysa dito? Okay, advantage sa isang gasa tape, pinakamatibay talaga sa lahat. Thank you, bro! Okay, kakat natin yan. Okay, hindi nga mas matibay sa lahat. Yung tayo din yung dalawang yan, maganda itong gamitin, pulido. Kumpara dito sa isa na bago kagamit na namin, sa subok na rin, pero doon pa rin tayo sa isa. Nasaan pa rin ito gamitin? Ito pa rin, dito pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa isang gasa tape. Sigurado matibay yung lahat ng gamit natin ng mga babae. Ito kasi guys, bagong materialis namin. So ito na yung pinapagamit sa amin. At ito, ayaw na lang ipagamit. So nasanay na kami dito guys. Kaya dito, medyo hirap pa kami kung paano. Di pa namin ito subok guys eh. Ito, subok na namin. Kaya guys, kung para sa inyo, alin ba yung mas matibay? Ito bang paper tape o gasa tape? So, ayan guys. Paki-comment down below na lang guys kung alin mas matibay at komportabling gamitin. So, ito guys. Panoorin natin kung paano ikabit yung gasa tape. Uukaan natin ang dugtungan. Una, lagyan muna ng masilya para dumikit yung gasa. Ngayon guys, yung paper tape naman, kailangan natin siyang basahin ng tubig upang dumikit at lumapat ito sa ceiling.
kung mapapansin nyo guys, medyo malalim yung uka niya. Dahil nga meron na dati yan, lumobo lang siya. Kaya ang ginawa namin, tinanggal ulit namin yung lumobo kasi hindi siya dumikit. Kaya ngayon, papalitan ulit namin at ayusin na. Parehas lang guys ang proseso. Kung anong ginawa doon sa gasa tape, ganun din naman ang gagawin natin dito sa paper tape. Ang pinagkaiba lang ay binasa muna ito ng tubig bago ilapat ito sa ceiling. Kung hindi mo kasi babasahin yung paper tape ng tubig, hindi siya dumidikit. Yun siguro ang dahilan kung bakit lumolobo yung paper tape kasi hindi siya dumidikit doon sa masilya. Hanggang dito na lang tayo guys. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong video. Mahabang buhay para sa ating lahat. Shoutout nga pala kay Porman Totong. Mabuhay ka por hanggang gusto mo.